mga kachukchak! And welcome back to Ati Babang Vlog! For today's mga kachukchak is part 2 siya sa ating Valentine's Edition. So, ito yung unang katanungan natin nang galing sa FB. Sabi ni Joanna, anong pwedeng gawin pag LDR kayo ng jowa mo? Siguro para sa akin, yung pag LDR ang relasyon, siguro kailangan ng time. Time management. Yun talaga yung dapat natin na ayusin kasi kailangan natin bigyan ng pansin, bigyan ng halaga yung mga mahal natin sa buhay. Kailangan natin bigyan sila ng oras, hindi porket nasa malayo, hindi na magtatagal yung relation. Marami akong mga naging kaibigan na nagtatagal ang relation nila kahit na LDR sila kasi may time management sila. Nagbibigay sila ng oras sa mga taong mahal nila. Kahit gaano man sila kalayo, gaano sila kabis, at gaano kadami ang mga gawain nila, binibigyan nila ng time ang taong mahal nila. Kasi pag mahal mo, bibigyan mo ng panahon, di ba? Pag mahal mo, gagawa ka ng paraan na mabigyan siya ng time. Siguro time lang para sa akin para mag-last ang relation sa distance relationship. Nabubulol na ako. So, ito yung next natin. Nanggaling kay Jimenez, Zel Jimenez. So, ang tanong niya, ano ang sekreto mo ate sa pangmatagalang relationship? So, nasagot ko na ito sa first na vlog ko. Doon sa first Valentine's edition. So, siguro, yun lang. Kailangan na magpakatotoo kayo sa isa. Tapos, kailangan nyo trust. Huwag maglihim sa isa. Yung parang ganun. Tapos, time. Normal talaga, bibigyan mo ng time. At pang-uunawa. Diba? Kailangan mo bigyan ng pang-unawa. Kasi kung walang pag-uunawa, syempre, yung relation ninyo hindi talaga magtatagal. At syempre, huwag makikinig sa mga chismosa mo, mga kapitbahay na sila Marites at Marisol. So, let's proceed sa another questions. Nanggaling kay Ate Els McClure. Sabi niya, paano maging masipag katulad mo po? So, ako guys, hindi naman ako masipag. Ewan ko, maraming nasasabi sa akin masipag, pero para sa akin, hindi ako masipag. Siguro, pag binigyan ako ng katungkulan or binigyan ako ng task, I make sure talaga na magagawa ko siya ng ayos, na hindi ako mapagalitan, yung ginagawa ko talaga na inaayos ko talaga kasi love ko ang binibigay sa akin ng mga task or mga gawain. Siguro yun lang talaga. Hindi naman ako totally talaga masasabi kong masipag kasi hindi naman ako masipag sa bahay. Yung jowa ko palagi yung naglilinis, gumagawa ng mga gawaing bahay. So yun lang siguro. Siguro nakikita nila sa mga GC na super active ko. Kaya nasasabi nilang masipag. Pero para sa akin, katamtaman lang, hindi talaga ako totally masipag. So, thank you, Ate Elsa, yung question. So, let's proceed. Nanggaling kay Ate Maria Victoria Fernandez Ruiz. Diba, ang taas talaga ng pangalan. Sabi niya, kailangan ba talagang magkaroon ng closure ang hiwalayang nangyari sa loob ng mahabang panahon? Yes! Kailangan talaga ng closure. Ika nga sa part 1 ng vlog ko, kailangan ninyo ng closure para alam mo kung kayo pa ba or hindi na. Kasi mahirap, papasok ka sa isang relasyon tapos yung past relationship mo, wala kayong closure. Tapos susulpot siya, nasasabihin niya sa jowa mo na ngayon na kayo pa kasi wala kayong closure. Kaya yun yung mahirap. Kaya para sa akin at sa mga naging ex ko, halos lahat ng mga naging ex ko may closure talaga kami. Hindi man kami umuwi sa happily ending, pero naging masaya ako kasi may closure yung mga pagsasama namin. Hindi man agad-agad nabigyan ng closure, kusang dumating. At hindi ko naman in-expect yung mga dumating na magiging okay kami ng mga naging ex ko. Char, ang ganda ng mga nagiging ex talaga. Ang haba ng hair. O, diba? Gandang-ganda sa sarili. GGSS, diba? Gandang-ganda sa sarili. So, may follow-up na naman siya. Dapat bang pag-usapan pa ang naglahong kahapon if both side ay may kanya-kanyang buhay? Siguro, if both side may kanya-kanyang buhay, siguro, pwede sigurong
mapag-usapan naman. Pero, depende na sa inyo kung paano ninyo i-handle na yung mga kinakasama nyo naman na hindi sila ma-open at hindi nila mapifeel na bakit ganyan, bakit ganito, di ba? Parang gano'n. Explain nyo ng maayos para maging maayos din ang kahinatnan, di ba? So, forward tayo sa another question. So, nanggaling kay Kathy. Kay Kathy ko. So, sabi niya, paano mo malaman kung siya na? At paano malaman kung malaki o maliit sa kanya? Siguro, paano mo malaman kung siya na? Siguro, para sa akin, malalaman mo yung isang tao kung para talaga sa'yo, yung nagbibigay talaga siya ng effort. Kahit na binabaliwalaan mo siya, binibigyan ka pa rin niya ng effort. Naglalaan siya ng oras para sa'yo. At syempre, para sa akin naman, yung taong nagmamahal sa'yo, never na never kanyang kalimutan i-greet na good morning, good afternoon, good evening, I love you, yung parang ganun. Yun talaga yung isa sa mga nahuhulog ako sa mga taong ganyan. Ate Kati, binayak mo ako, animal! So, paano naman malaman kung maliit o malaki? Ano ba yung maliit? Maliit ang puso? Maliit ang junior? Ano? Hindi ko gets. Ano yung paano malaman kung maliit o malaki? Saang part? Saang part ang maliit at saang part ang malaki? Siguro, maliit ang hinlalaki. Malaki ang puso. Siguro ganyan siguro yung ibig mong sabihin, Ate Kat. Diba? So, para sa akin naman, pag malaki is malaki yung puso, malaki yung pagmamahal niya para sa iyo, di ba? Kailangan talaga malaki ang puso kasi yun yung nagpapatagal sa relationship ninyo kasi nga malaki ang kanyang puso. O di ba? Puso ang malaki, hindi ang hinlalaki. Oh, sa mga nakikinig diyan, no? Ano na lang kayo? Yes na lang kayo kay Ate Babang ha kasi alam niyo naman sa Ate Babang. So move forward tayo para sa another question. Move forward tayo. Sabi naman ni Ate Kathy Pekson, sabi niya, bakit may araw ng mga puso at walang araw ng sakit ng puso? Siguro, hindi naman sinasabi kasi, ika nga ng vlog ko sa part 1 sa Valentine's Edition, sabi ko, ako nga, yung pinaka unforgettable moment ko nangyari na Valentine's Day is hiniwalayan ako ng jowa ko. So, hindi lahat ng Valentine's Day is masaya. Ate Kathy, hindi lahat ng Valentine's Day is masaya. Kasi, katulad na nangyari sa buhay ko o sa mga naging experience ko, may jowa talaga ako na iniwan ko Valentine's Day talaga at yun yung pinakamasakit kasi alam mo, instead na Valentine's Day, magsaya kayo. Oo, nagsaya kami pero naputol kasi nga nung nagsabi siya sa akin na syempre may iba siyang mahal, may gusto siyang ganyan, ganyan. Siguro may mga hinahanap siya na wala talaga sa akin kaya di ko din siya hindi ko rin ipipilit yung sarili ko na siya mismo nagsasabi na ayaw niya na sa akin, diba? Alangan naman ipilit ko yung sarili ko tapos parang naglulukuhan lang kami na alam ko na kahit wala na siyang mahal sa akin ipipilit pa, diba? Ganyan Ate Kathy. Kaya Ate Kathy, huwag mong isipin na pag Valentine's Day masaya lahat ng tao. Hindi lahat na nagba Valentine's Day masaya. Kasi saksi ako doon at witness ako doon kasi nangyari yan sa buhay ko. Diba, Valentine's Day na Valentine's Day, iniwan ako ng jowa ko. Dati ang fresh ko pa, ang ganda ko pa, ang sexy ko pa, pero umanap talaga siyang iba. Kasi may mga bagay talaga na hindi ko kayang maibigay sa kanya na maibibigay ng ibang tao. Char, ano kaya yun? Piste! Animal na question. Ay, so move forward tayo, guys. Move forward tayo. Nanggaling kay Shall This One. Sabi niya, kailangan ba talaga i-celebrate ang Valentine's Day? Para sa akin, kailangan siguro i-celebrate yung Valentine's Day pag mga nakakaluwag-luwag naman sa buhay. Pero kung wala naman, bakit niyo pa i-celebrate kung wala naman, di ba? Para naman sa akin kasi, hindi ang Valentine's Day,
kahit araw-araw, pwede mong gawing Valentine's Day yan. Pero, yung pag sinabi kasing Valentine's Day, yun talaga yung pinaka-special na araw sa buhay mo. Diba? Yun talaga yung pinaka-special. Kaya, siguro, tips ko na lang, sa mga taong gusto makipag-celebrate sa kanilang jowa pag Valentine's Day, tapos, syempre, hindi afford yung mga budget, mag-ipon na lang muna. Since malayo pa yung Valentine's Day, mag-iipon na para pagdating ng Valentine's Day, kung gusto mong i-celebrate ang Valentine's Day ng jowa mo, ma-celebrate niyo ng maayos kasi makaka-afford ka. O, diba? Ano ba? Nabigyan ko ba ng justice? So, move forward tayo. Galing naman kay Veronica de la Cruz. Same lang pa rin yung katanungan niya sa ibang nagtatanong sa akin. So, sasagutin ko ito para ito yung pang-last na katanungan para mag-e-end yung video natin kasi malapit na din siya mag 13 minutes. So. Sabi ni Veronica, bakit kayo nagtagal ng jowa mo sa inyong relasyon ate? Bang, bang, bang. With emoji na tumawa. Siguro, yun lang talaga ang masasabi ko na nagtagal yung relasyon. Yung relasyon namin, kasi, syempre, para sa akin ngayon, kasi matured na kami. More na yung pag-iisip namin is talagang nakakaunawa na di tulad dati. Syempre, yung tiwala, nagtatagal talaga yung relasyon pag may tiwala. Yung tiwala, pagmamahal, time, effort, lahat. Kasi pag mahal mo yung isang tao, hindi naman sinasabi ko martyr. Pag mahal mo kasi yung isang tao, lahat kaya mong tiisin, lahat kaya mong gawin para sa minamahal mo. Ganon, para sa akin, kasi ganon ako magmahal. As long as kaya ko pang isave yung relation namin, isisave ko. Hindi ko yun itatapon ng basta-basta kasi nasasayangan ako sa taas ng nilakbay namin. As long as kaya pang pag-usapan, as long... Siyempre, para sa akin naman, wala naman talagang perfect relation. Walang perfect relation. Lahat ng magkakarelasyon, paminsan-minsan, may mga tampuhan, awayan, normal yan sa relasyon. Kasi... ano yan, kumbaga, sahog ng pagmamahal yan. Kasi kung puro happy, napaka-boring naman siguro ng pagmamahal niyo kung puro happy. Hindi man ito sa akin lang, kumbaga sa general, wala talaga, hindi ako agree na lahat happy. May mga times talaga na hindi nagkakaunawaan. Pero, at least, at end of the day, bago kayo matulog, minimake sure ninyo na maging okay lahat. Para pagtulog ninyo, alam nyo pagising mo, kayo, okay kayo, diba?